Part 25. Tumingin ako kay Mr. Soliman, na ngayon inakaupo kasamang mga ama ng bawat pamilyang nasa team namin. Samantalang kami ng mga ina kasamang mga bata ay nakapwesto sa iisang lugar kung saan nagpapahinga habang naghihintay ng kasunod na anunsyo para sa susunod na laro. Can you give this to your father? Pakiusap ko kay Hera nang iabot ang isang bote ng tubig. Sure, Mami Astrid. Pagtalima niya at tumakbo patungo sa kanyang ama pagkatapos itong kunin. Here's your anak. Bigkas ko nang iabot ko naman ang isa kay Harold. Thanks, Mom. Tugon niya at muling hinarap ang kausap na naging kaibigan nila na ngayon inasa ikaunang baitang ng elementarya. Bunsong anak na lalaki ito ng isa sa katim namin. Thank you, Mami Astrid. Ngiti sa akin ni Hera nang ibigay ko sa kanyang isa sa pagkabalik niya. You're welcome. Pinisil ko ang kanyang mukha ni kinahigik-hik niya. Pagkatapos noon, ay tumabi kay Harold at sumali sa pag-uusap ng dalawa. Ngumiti ako. I'm happy to see them together. Nang ibalik ko ang aking tingin sa gawini na Mr. Soliman, ay nagkasalubong ang aming paningin. He is staring at me now, like how every woman's dreams. Deep but light, yung titig na papalambutin ang puso mo, yung titig na tila ikaw lang ang nakikitang bukod tangi sa lahat. Naibaba ko ang aking ulo dahil doon, hindi ko kaya. Nag-aalala ako para sa sarili ko. Hindi ba dapat ay masaya ako? Dahil malaman ko lamang ang bagay na yon, ay mukhang malapit ko na ring maabot ang matagal ko ng pinaplano. Pero bakit ganito? This was the first time he looked at me like that. Nang malaman ang past niya, hindi pa naman ito buo. Pero nag-uumpisa na ako makaramdam ng konsensya. Parang gusto ko nang umatras. Kahit masama siyang tao, ay parang nauunawaan ko na kung bakit niya ginawa iyon. Naguguluhan ako kung kukunin ko pa si Hera. Hindi ba ay parang kinuha ko na rin sa kanyang katiting na pag-asa para mabuhay ng mabuti at maayos? Girls, you want exciting and awesome games? Nakuha na lang ang buong atensyon ng lahat, maging ako, nang may magsalita ng babae sa mikropono. Nagsihiyawan naman ang lahat, kahit wala pa silang idea kung anong susunod na palaro. Kababakasan ng excitement ang kanilang mga mukha. Samantalang iba naman ay napakunot noo, lalo na ang mga kalalakihan, dahil sa hindi sila nabanggit ng tagapag-anunsyo. Yes! Everyone now is excited for our next game. And as you heard, I only mentioned girls because our next game is only for boys. Pag-aanunsyo niya na ikinahiyaw at palakpakan ng lahat, lalo na nang ideklara niya kung sino lamang ang magiging representative ng laro. Girls, cheer up to all boys in your team because this moment will be their moment. Muling anunsyo niya, nahihiwagaan na ngayon ang mga kalalakihan sa kung ano ang kasunod na laro. Lahat ng lalaki sa team ay dapat nakasali. Now everybody boys in the team proceed in front. Bigyan ng malaking distansya ang nasa gitna ng bawat team para hindi magulo. Ang tagapagsalita. Lumapit sa akin si Mr. Soliman na kahit clueless sa mga pinagagagawa ay sumunod na lamang. I'll borrow your son for a while. Paalam niya sa akin at pagkatapos kong tumango, inabot niya ang kamay kay Harold na walang pasubaling hinawakan ng bata. Mommy, we're gonna play. Watch us. Tuwang-tuwa na wika ni Harold. Good luck! Yumuko ako para halikan ng good luck isang anak ko sa kanyang pisngi bago tumayo ng tuwid. Yung akala kong aalis na sila ay pinagtataka ko ang pananatili sa pwesto ni Mr. Soliman. Napakunot noo ako.
Hindi ko alam kung bakit nanatiling nakatitig lamang sa akin si Mr. Suliman. Never mind. Anas na lamang niya at mabilis na umalis kasama si Harold. Mommy Astrid, what do you think why Daddy keeps on standing in front of you before you give Benedict a good luck kiss? Naibaba ko ang tingin ko kay Hera nang tanungin niya iyon. What? Kunot ang mukha kong tanong. Oh damn. Nasapo ni Hera ang kanyang mukha na ikinataas ko ng kilay. You're so manhid po. Wika niya at umiling-iling bago pinag-ekis ang mga kamay sa harap ng dibdib. Naguguluhan pa rin akong binalingan sila ng tingin na ngayon inaglalakad na patungo sa mga teammate namin. Now everyone's ready? Muling tanong ng tagapagsalita. Yes! Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Okay. Now everyone's familiar with the longest line. Dahil sa tinanong niya, ay halos maghiyawan ang lahat. Maging ako'y nasurpresa. Ang mga lalaki hindi familiar sa laro ay napamaang at ang iba naman ay tumawa. Napatingin ako sa gawi kung saan naroroon ang team namin at nakita ko sina Mr. Suliman at Harold na walang ekspresyon at nakatitig lamang sa mga kasamahan nila. Alam kong hindi alam ni Mr. Suliman kung anong laro ito. Pero once na malaman niya, panigurado nang aalis siya sa lahat. Oops! Sandali lang, hindi pa tapos. Tatuwa ng babaeng may hawak ng mikropono. Yes, yun po ang lalaruin ng mga tatay at kapatid nating mga lalaki. Of course, to be fair to all boys, bahol po tayo mag-back out dahil magkakaroon ng malaking deduction. At dahil may 7 tatay sa bawat team at 3 mga bata, so it means, wala tayong lamangan. So some of us knows the mechanics of the game. But there's still a teammate that is no idea about the game's mechanics. Now, this is for those who do not know the mechanics of the longest line. Using your garments and whatever else you were carrying or wearing, each team would form a long line on the floor within 2 minutes. The group that makes the longest line wins. So para-paraan na lang ang lahat kung paano nyo pahabain ng inyo. Pagbibigay instruction niya. Ngunit pagkatapos din noon ay nagtawanan ang mga babae. I didn't know why. Pero parang may sinabi ang tagapagsalita na nakakatawa para sa kanila. Napansin ko rin ang alanganin pag-giti at pagkamot ng mga tatay. Pero hindi iyon ang masyado kong pinaglaanan ng pansin. Dahil ang importante ngayon ang magiging pa siya ni Mr. Suliman sa larong ito. This is a childish play, pero kahit ganun ay makapagbibigay saya sa lahat. Hindi ko lang alam kung gayon din ba para kay Mr. Suliman. Knowing him, I think he will choose his reputation over this. Ngunit ipinagtaka ko na manatili siya roon, kahit ng ekspresyon na mukha'y hindi maipinta. Huwag mong sabihing paninindigan ni Mr. Suliman ang larong ito. Nang i-anunsyo na nga ng MC ang pagsisimula ng laro, ay halos magsihiyawan ang lahat, lalo na nang magsimulang maghubaran ang mga kalalakihan. Sa huli, hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at nakisabay na lang rin ako sa pag-cheer up at halos magkanda pa o sa sakasisigaw. Parang nagugustuhan ko na rin yata ang mga nangyayari. Nagsitilian na nga't halos takpan ng mga inang mga mata ng kanilang mga anak na babae nang simulang hubarin ng mga tatay ang kani-kanilang pantalon na suot. Mapahaba lang ang linya ng kanilang team. Natawa na lang ako nang halos gayahin din ni Harold ang ginagawa ng mga nakakatanda sa kanya. Samantalang si Mr. Suliman ay saglito na tulala sa kanya kinatatayuan. Ngayon itinitigan ng mga katim namin si Mr. Suliman. Hinihintay na maghuba din siya kagaya ng iba. Hindi pa sana siya gagalaw kung hindi siya pinuntahan ni Harold. Hindi ko alam kung anong sinabi sa kanya ni Harold, kung kaya't napakilos at naghubad na rin siya ng suot.
Biglang natahimik ang lahat ng unti-unting lumantad ang katawan ni Mr. Suliman sa madla. Nanahimik ba talaga? O ako lang ba ang nabingi at hindi makagalo sa aking kinatatayuan? Halos walang panamang katawan ng lahat sa katawan niya. It's well-built and perfect curve of body. What the? Is this a kind of goddess body show or a game? Unti-unting lumantad sa harap ko ang walang pandesal na pinapantasya ng mga kababaihan. Karamihan sa mga kalalakihang naroroon ay naglalakihang mga tiyan at mukhang si Mr. Suliman lang ang bukod-tanging naligaw ng landas. Halos nagtinginan ang lahat ng mga kalalakihan sa kani-kanilang katawan nang makita ang katawan ni Mr. Suliman. Napanganga nga ang iba. Anong klaseng bato bang itinanim niya sa kanyang katawan at sumisigaw ito ng kakisigan? Kulang na lang ay pagkain, may ulam na. At doon ko lamang narinig ang napakalakas at nakakabinging hiyawan. Pagkatapos hubarin ni Mr. Suliman ay hindi na siya pumayag paano hubarin ang kanyang suot na pants. Hinayaan na lang din siya ng mga kasamahan. At ang hindi ko inaasahan sa lahat ay ang pagtatagpo ng mga tingin namin ni Mr. Suliman. Napalunok na lamang ako. Finally, the team with the longest line is the red team. Congratulations, red team! Anunsyo ng MC na halos ikinalukso at ipinagdiwang ng mga nasa pulang grupo. Talo man, ay at least our boys do their best until the end. Kung hinubad lang sana ng isa ang kanyang pants, ay panigurado na makukuha nilang ikatlong pwesto. But I can't imagine Mr. Suliman do that in public. As what I have said, he will choose his reputation than doing that thing. Okay lang yan, may susunod pa namang laro. Pagpapatatag ng isa sa amin. Bawi na lang. Ayon naman sa isa. We were going home now. Utos ni Mr. Suliman na makalapit sa amin. But daddy? Si Hera. This event will give me a headache. Pagtuldok niya na hindi na taga mapigilan ng kung sino man. Tahimik kaming lahat habang minamanay obra ni Mr. Suliman ang sasakyan pabalik ng building upang kunin ko ang aking sasakyan doon. Nasa passenger seats ako na kupwesto habang ang dalawang bata ay parehong nakatulog na sa likod ng sasakyan kung saan ibinaba ni Mr. Suliman ang sandalan ng upuan rito para makahiga ng maayos ang mga bata. Only the two of us should be the one who knows what happened in that event. Pagbasag ni Mr. Suliman sa namumuong katahimikan. Maasahan niyo ho, mabilis kong pagtalima. I didn't know but even me did enjoy what happened earlier. Wika niya na ikinabaling ng aking tingin sa kanya. It's old but I like it. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay ngumisi. In my whole life, I have never enjoyed what I'm doing. Huling saad niya. Oh my gosh! I can't take it anymore! Dapat pumunta pala ako para makita yon. Magtitili ni Sheila nang ikwento ko sa kanya ang nangyari. Alam ko kung sakaling malaman man ito ni Mr. Suliman, ay malilintikan talaga ako, lalo na't binili niya itong kabilamang ang dapat makakaalam. Hindi ko kasi napigilang ikwento, lalo na kung may kaibigan kang makulit. Pumunta lang talagang taong ito sa amin para makaososyo sa kung ano ang nangyari kanina. Ano ba? Magigising ang ano ko? Pagsaway ko sa kanya, nagawa ko pang ituro ang kwarto na Harold na ngayon ay mahimbing na natutulog dahil sa pagod ng buong maghapon na ginawa sa family day event na iyon kanina. Naitakip niya naman ang kamay sa bibig niya. Wala ka bang picture? Tanong niya na ikinailing ko naman. Oh my gosh, so sayang. Bakit kasi hindi mo kinuha? Pagmamaktol niya, nagkibit balikat ako. Ano namang gagawin ko doon? Kunwari ka pa? Pero gusto mo namang pagpantasyahan? Pangingiliti niya.
Napa-arko naman ako sa ginagawa niya. Hey, stop it! Pagsaway ko sa ginagawa niya. Aminin mo na kasi. Nagbingi-bingihan siya at ipinagpatuloy ang ginagawa sa akin. Sheila, ano ba? Binigyan ko siya ng matalim na tingin na kanya namang ikinahinto. Hay nako, kahit kailan talaga ang boring mong kabanding. I wonder kung bakit mo nakuhang atensyon ni Mr. Soliman. Unang gabi pa lang at tinapon ka na kaagad sa kama. Hindi kasi ikaw yung tipong malandi eh. Ibig sabihin lamang ngayon, hindi na dadala sa landi si Mr. Soliman. Bala ko sanang landiin knowing that 8 pa. Aray naman. Napahawak na lang siya sa balikat niya na pinalo ko. Ang harsh mo ha? Pagdugtong niya. Kung ano-ano kasing tumatakbo sa utak mo. Untag ko. Oh my! Oo, oh my na! Sabihin mo na lang na ayaw mong palandiin sa iba si Mr. Soliman at ipinagdadamot mo siya. Hinilot-hilot ko ang aking sentido dahil sa mga pinagsasabi ng kaibigan ko. Stop it, Sheila. Sumasakit ang ulo ko na marinig ang mga bagay na malabong mangyari. Paniniguro ko. Sana hindi ka mabilaukan sa mga sinasabi mo. Ika niya tumayo. Saan ka pupunta? Tanong ko naman. Kay Mr. Soliman, sama ka? Pagtaas niya ng kilay. Napailing-iling ako at nangingiti na lamang. Naglakad siya patungo sa kusina. Maya-maya pa lamang e biglang may nag-doorbell na ikinatingin ko sa pinto. Anong oras na ah? May inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Sheila na ngayon ay naglalakad na pabalik sa sopa habang may hawak na baso na may lamang tubig. Wala. Pero isa lang ang nasa isip ko na darating sa ganitong oras. Buntong hininga ko. Oh my gosh! Si Mr. Soliman? Nagawa pa niyang takpan ang kanyang bibig. Tangi? Hindi no? Tugon ko naman. Tumayo ako at tumungo sa pinto. Sinilip ko ang peghole at hindi nga ako nagkamali. Bakit siya narito? Aaminin ko namimiss ko na rin siya at ang banding namin. Ngunit nang mangyaring ilang sagutan sa pagitan namin, ay tila napapalayo na rin ang loob ko sa kanya. Hindi sa nadidismay ako kundi dahil sa ayaw kong dagdagan pang hindi namin pagkakaunawaan. I love him as my best friend. Ayaw ko siyang masaktan. Itinaas niya ang kanyang ulo matapos ko siyang pagbuksan ng pinto. Mapait siyang ngumiti. I thought you would never open the door for me. Wika niya. Bigla naman ako nakaramdam ng awa para sa kanya. Bigla na lang nangula pang aking mga mata. Sino naman ang may sabi nun? Tanong ko. After what happened between the two of us, I only realized one thing, Sandra. Pamimiti niya. I realize how much I miss you. May babalik pa ba ang lahat sa dati? Natatakot kasi ako na sa mga pinagagawa ko'y tuluyan kayo mawala sa akin ni Harold. Pagpapatuloy niya. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko't napaluha ako. Of course, Drew. May ibabalik pa. Walang Sandra at Harold kung walang Drew. Tandaan mo yan. We owe you a lot. Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Pagngiti ko sa kabila ng luhang umaagos mula sa aking mga mata. Mabilis niya akong niyakap na tinugon ko naman. Thank you. Usal niya. Salamat din sa'yo. Tugon ko. Napahinto na lamang kami sa kadramahan nang tumikhim ng napakalakas si Sheila sa loob. Ipakilala mo naman yan sa akin. Salitang lumabas mula sa kanyang malakas na pagtikhim. Napailing na lang ako. Hinarap ako ni Drew. May kasama ka? Tumango ako sa tanong niya. Childhood friend ko. Binisita niya ako rito. Tara, pasok ka muna. Pag-anyaya ko. Si Harold. Tulog na.
maaga natulog dahil marahil sa pagod. Pagsagot ko sa kanyang tanong habang papuntang sala, nakatalikod mula sa amin si Sheila. Sheila si Drew, yung kinukwento kong kaibigan ko na inaaman ni Harold sa kanyang binyag. Pag-agaw atensyon ko sa kanya. Hay nako, akala ko pa naman hindi mo ipapakilala yung kaibigan mo sa... Bigla na lang nabitin sa kawalan ang sasabihin ni Sheila at nakaawang ang mga bibig na nakatingin sa kasama ko. Nagtaka ako at nagkatinginan kami ni Drew na ngayon ay as usual lamang ang ekspresyon ng mukha at muling humarap sa kaibigan kong hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. Sheila, Sheila, okay ka lang? Tanong ko ni kinukislot niya at nalipat ang tingin sa akin. Ah, yes. I think I'm gonna go, friend. Pagmamadali niya. Akala ko ba dito ka matutulog? Pagtataka ko. Kasi kanina lang sinabi niyang dito raw siya matutulog. Bakit bigla na lang nagbago ang kanyang desisyon? Naalala ko kasi na maaga pa palang shoot namin bukas. Pagdadahilan niya. Oo, iyon ang sa tingin ko dahil kasasabi niya lang kanina na wala siyang gagawin bukas. All of a sudden may shoot siya? Are you sure? Late na. Wika ko na lang. I can drive well even it's late, Sandra. No worries. Tugon niya. Sige, bye. At mabilis siyang naglakad palabas. Sheila! Hindi ko na lang natuloy ang dapat kong sabihin nang isara niya ang pinto. Tumingala ako kay Drew na ngayon ay wala pa rin ekspresyon na nakatingin sa akin. Nahiwagaan lang siguro sa kaibigan ko. Hayaan mo na yun, malaki na siya. Saad niya at naglakad patungong kusina. May pagkain pa ba rito? Tanong na lang niya. Oo, initin mo na lang. Sagot ko at sumunod sa kanya. Mr. Soliman? Napadda ako nang si Mr. Soliman ang bumungad sa akin nang bumukas ang gate at hindi ang palagi kong inaasahan ni si Manang Olivia. Wala rito si Manang. Pinagbakasyon ko muna. Kami na. Pagpapaliwanag niya at pagpapasok na rin sa akin. Kaagad ko namang siyang tinalima. Bumuntot ako sa kanyang likod nang una siyang maglakad pagkatapos sarahan ang tarangkahan. Kailan pa ho sila wala rito? Tanong ko nang hindi ko rin makitang hardinero sa dating pwesto nito kung saan ko siya naabutan palagi at binabati. Napabaling siya sa akin at nakita ko sa gilid ng aking mga mata na tumingin siya sa kung saan nakatingin ang mga mata ko. Yesterday afternoon. Sagot niya na ikinatungo-tungo ko at nang humarap sa kanya ay nahuli ko pang nakatingin siya sa akin na ngayon ay binalik ang tingin sa harap ng daan patungong pinto ng malaking bahay. Mami Astrid, come here. Join with us. Pag-imbita sa akin ni Hera na ikinatingin ko kay Mr. Soliman na ibabari niya ang tingin sa akin. Nang makalapit ay doon ko nakitang malaking illustration board na ngayon ay pinupunturahan niya gamit ang kanyang mga kamay. Kaya pala ipinagtaka ko kanina kung bakit may pintura ang mga kamay ni Mr. Soliman nang mapansin ito. May nakalatag na malaking telang itim bago ang illustration board kung saan ngayon umuupo sa Hera. Ito marahil ang nagsisilbing sapin upang hindi mapinturahan ng sahig. Sa ngayon ay hindi pa masabi ko anong image ang gagawin na mag-ama dahil halos hugis o bakas ng kanilang mga kamay lamang ang nakikita ko. Anong ginagawa nyo? Ito yung tanong ko. We draw an image of my mom. Malawak ng ngiti ni Hera na ikinalusaw naman ng aking ngiti. Tumingin ako kay Mr. Soliman na ngayon inakatingin lamang sa kanyang anak. At nang ilapat ang tingin sa akin, ay saka ko na lang muling ibinilik ang buong sarili kay Hera. How? Have you already seen the image of your mom? Tanong ko sa kanya. Still not, Mami Astrid.
Like what I've said to you last time, I just follow my heart. My heart's beat led me to the color and image of my mom. Hindi pa rin natatanggal ang ngiti niyang sagot. This little girl makes my heart shout of glee. How can I help you? It means your daddy'll help you to color her image. Sa tanong kong iyon, itumingin siya sa kanyang ama. Kumikinang ang mga mata ngayon ng aking anak habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata. For the first time, Mommy Astrid, Daddy helped me to give color for her. Daddy canceled all his meeting to be with me. Sagot ng anak ko. Nungungulap ang mga matang tumingin ako ngayon kay Mr. Soliman. My heart is happy. Hearing this from my daughter and knowing that his father ain't let himself keep busy. Mr. Soliman is now welcoming the true essence of life. Napaluha ako ng di oras. Sa kaalaman pa na nasa harapan ko ngayon si Mr. Soliman, mabilis ko namang pinahid ang mga luha ko sa aking mga mata at dinaluhan ng anak. Umupo ako sa tabi niya. What should we do next? Tanong ko. Tumingin sa akin si Hera. Are you crying, Mommy Astrid? Pag-aalala niya. Crying? Hinawakan ko ang aking pisngi, kung saan kapupunas ko lang ng luha. No, I'm not. Bakit naman ako iiyak? Hindi ba, Daddy? Pagbaling ko kay Mr. Soliman, na ngayon inatigilan. At doon ko lang na-realize ang binanggit ko. Bigla naman akong ginapuan ng hiya, lalo na nung makitang may umislingisi sa mga labi niya. Mommy is not crying, baby. Let's go and continue what we're doing with Mommy Astrid. Pagtugon ni Mr. Soliman, bago umupo, na ikinainit ng aking pisngi na kinahigik-hik naman ng aking anak. Ngayon, ipinagigitnaan namin si Hera. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili na suyapan lang si Mr. Soliman. Kakaibang Mr. Soliman ang nakikita ko ngayon. Sana hindi ka mabilaukan sa mga sinabi mo. Narinig ko na lang ang boses ni Sheila sa kawalan dahil sa mabilis na pagtambol ng puso ko. I could not imagine that the lush leaves would fall in the gentle whistle of the wind. Imposible kaya yun? Nang muli kong suyapan si Mr. Soliman, ay saktong bumaling din siya sa akin na ikinabawi ko ng tingin. Mom and Dad, forgive me. At dito na po nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.